Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Ano ang benefits kung susundin ko si Holy Spirit araw-araw? At ano ang kahihinatnan kung hindi ko susundin? So what will happen if I don't follow Holy Spirit? Okay. Sabi ng Holy Spirit, i-share ko itong mensahe sa lahat ng mga Pilipino para malaman nila anong dapat nilang gawin para pumasok sa langit. Okay? Sabi ng Holy Spirit, ang pagsunod kay Holy Spirit ay kagustuhan ni Father God, Heavenly Father God, sa buhay natin. Lagi tayo magkakaroon ng pagmamahal, katahimikan, karunungan, at pag-unawa ni Jesus Christ sa ating pag-iisip at puso. Malalagpasan natin ang mga pagsubok at problema. Magkakaroon tayo ng katahimikan, pusong mapamagmahal at mapayapa gaya ni Jesus Christ. Kung tayo ay magtiyaga hanggang sa dulo at nagtatanong, nakikinig at sumusunod kay Holy Spirit araw-araw, karapat dapat tayong makapasok sa langit pag namatay tayo. Kung pinili natin hindi sumusunod kay Holy Spirit, pupunta tayo sa impyerno. So yun po ang mensahe ni Holy Spirit para sa atin. Sana na inspire kayo mag-repent, maghimingi patawad sa lahat ng kasalanan ninyo. At gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay mo para karapat dapat ka makapasok sa langit. Kasi alam natin, kung hindi natin sundin ang kalooban ng Diyos, pupunta tayo sa impyerno. Forever na yun. And it's not worth it. Okay? So, feel free to share tong message para inspire ang ibang tao mag-repent ng kasalanan nila. Magsisi talaga. Magkumbaba. Aminin ang kasalanan. At even kung maliit nang ang kasalanan, nang kala mo, ay, patawarin naman ni Jesus Christ ako, hindi ko kailangan huminging patawad, okay na. Hindi po yun. Kasi diba sabi ni Jesus Christ, every careless word na nasalita natin, na hindi tayong nahinging patawad, will be condemned. That means, ganun, will be judged. God will say, teka muna, hindi mo na hinging patawad sa kasalanan ng itong maliit ng nasabi mo, o kasalanan yan, hindi ka pwede pumasok sa langit, doon ka sa impyerno. So, yun po. At kung meron kayong, kala nyo, hindi kasalanan, like, akala nyo, parang feeling nyo, ay, hindi kasalanan yan. Ganun yun eh. Mabait naman ng Diyos. Hindi po. Kasi ang daming namatay sa akala. Huwag nyo akala ang kasalanan, okay? Always remember, kung hindi kayo 100% nakita nyo that totoo pala to, ng ay, ganun, kasalanan. If merong konting 1% doubt, itanong nyo diretso kay Jesus Christ, kasalanan ba to o hindi, Lord? Kasi ayoko magpunta sa ako sa impyerno kung hindi ko hingi ng patawad sa iyo. It's not worth it if you go to hell. Believe me. So repent na, please. Maawa ka sa sarili mo. Magbaguhin mong buhay mo na yun. Because God gave you opportunity to repent. Don't take for granted yung opportunity na bigay ni Jesus Christ sa iyo. So, that's the end of the message. May Father God, Holy Spirit, Lord Jesus Christ, bigyan ka ng
love, peace, wisdom, at understanding sa puso mo at isip mo araw-araw. Sa ngalan ni Jesus Christ, Amen.